Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is another famous Filipina. Siya ay si Leona Florentino, mother of feminist literature in the Philippines. Ang ilang mga Pinay sa kasaysayan ay lumampas sa kanilang mga tungkulin bilang ina to prove their badassness. Karamihan sa kanilang mga pangalan ay nakalimutan na, ngunit ang kanilang mga nagawa ay tiyak na sasabog sa iyong isip. At isa na rito si Leona Florentino. Si Leona Florentino ay nagkaroon ng napakaikling buhay. Siya ay nabuhay lamang ng 35 na taon at nagsulat lamang ng ilang mga tula. Gayunpaman, sa panahon ng kanyang buhay, writings by a woman were never heard of. Ipinanganak noong April 19, 1849 sa isang mayaman at prominenteng pamilya sa Vigan, si Florentino ang kauna-unahang makatang Pilipina na nagtatag ng katanyagan sa Pilipinas at sa Europa, composing her first poem at age 10. Bagamat hindi siya nakapag-aral sa unibersidad dahil sa kanyang kasarian noong panahong yun, pinagbuti ni Florentino ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro. Isang paring Ilocano, si Padre Evaristo Abaya, kura ng Vigan, ang nagturo sa kanya ng maagang Espanyol at hinimok siyang magsulat ng tula. Marriage came early to Florentino sa udyok ng kanyang ama na si Marcelino Pichay Florentino, noon ang pinakamayamang tao sa Vigan. Sa edad na 14, ikinasal siya sa politikong si Elias Llanes de los Reyes na alcalde mayor ng Vigan noong panahong yon. Her exquisite poems in Spanish and in Ilocano were exhibited in the Exposición General de Filipinas in Madrid noong 1887 and in the International Exposition in Paris in 1889, where they attracted wide attention and won fame for her country and herself. Bilang pagkilala sa kanyang kakayahan sa panitikan, isinama siya sa International Encyclopedia of Women's Work na inedit ni Madame Anzia Walska noong 1889. Florentino is recognized as the mother of feminist literature in the Philippines because of her skillful way of delivering her verses. She was considered the bridge from oral tradition to written poetry. Her works were excellently lyrical and she recited them in occasions like birthday celebrations, anniversary, and other events. Nagkaroon siya ng 5 anak at ang pinakakilala ay si Isabelo de los Reyes. Si Biloy ay naging isang kilalang labor leader at public servant. Ang anak na ito ang nagpakilala ng kanyang tula sa mundo. Her memory is now preserved by a monument and a street in Vigan and immortalized by the pens of historians and biographers. Thank you very much for watching. And according to Dudinsky, be there for others, but never leave yourself behind.